Nung nakaraan, sinabi ng Raptors na hindi nila iti-trade ang kanilang main players, pero makalipas ang isang araw na trade si OG Anunoby papuntang Knicks kasama si Precious Achiuwa at Malachi Flynt. Napunta naman sa Raptors si RJ Barrett at Emmanuel Quickly na may kasama pa ang 2024 second round pick. Isang defensive player kapalit ang dalawang young player para dito sa Knicks. Based naman kay Woj, hindi pa tapos ang Toronto, ang susunod nilang i-trade si Pascal Siakam. Ang main reason kasi noon, expiring contract na si Siakam at nakasama pa siya sa All-NBA team noong 2020 at 2022. Sa next contract kasi ni Siakam, eligible siya para sa Supermax. Yung kay OG Anunoby, isang taon nang inaabangan ng Knicks na makuha siya mula Toronto Raptors. Pero sa report kasi, merong kaso ang Knicks versus Toronto dahil nga yung dating employee ng Raptors kinasuha ng Knicks dahil naglabas ng mga confidential na file. Tatlong teams ang may interest kay Piolo, Pascal Siakam, Atlanta, Indiana at Dallas. Dahil sa expiring contract, itong si Siakam malaki ang risk nun at kung papayag agad siya sa extension. Si Piolo naman, Pascal Siakam, dapat matitrade ng Atlanta last off-season. Hindi natuloy yun. Ang Dallas, bago mag-start ang regular season, nag-i-inquire pa rin sa Raptors kung makukuha nila si Siakam. Pero actually, sa report na yun, kasabay sila ng Hawks na nag-inquire kay Siakam last off-season pa. At kung makukuha kasi ng Atlanta si Siakam noon, kukunin naman ng Dallas si Clint Capela. Kaso nga lang, hindi natuloy. Meron pang $37 million na kontrata itong si Siakam. Kailangan ng Dallas ng at least tatlong players na pamalit, dalawa doon rotational player or yung may mataas na kontrata, plus kasama pang picks na ibibigay nila sa Toronto. Ang Dallas din ang worst defensive team sa NBA ngayon na kasama sa top 6 or top 7 ng bawat conference. Number 7 naman sila sa scoring. Sabi nga ni Jason Kidd, para manalo sila sa isang game, kailangan nilang umiscore ng mataas. So far, meron na silang interior defense dito kay Derek Lively. Pero yung perimeter defense nila ang mababa pa rin. Si Pascal Siakam ang pwedeng maisama sa lineup na yon para mag-increase ang depensa nila sa perimeter. Kasama pa si Luka at si Kyrie na dalawang scorer. Sa ibang balita naman, nausog ko ata itong si Kawhi dahil sa kakabanggit ko na tuloy-tuloy pa rin yung games na nilalaro niya. Ngayon naman, 4 na beses or games na hindi siya nakapaglaro pero may record naman silang 2-2. So far, ang Clippers ay number 4 pa sa West. May hip injury si Kawhi na nakuha pa talaga niya sa game nila sa Utah Jazz since December 9 pa. Pinipilit pa rin di umano na maglaro ni Kawhi noon. Bumalik nga lang ang injury ni Kawhi versus sa Dallas. After ng game nila sa Memphis, hindi pa rin pinapayagan noon na mag-practice itong si Kawhi. Simula pa lang yun ang progress niya bago makabalik ulit at start ulit ng hectic schedule para sa Clippers until January 17. Wala din naman nabanggit si Coach Tyronn Lue kung makakalaro agad si Kawhi after Miami Heat game. So mag-iintay pa ng update ulit dun. Na makalipas naman ng isang araw or dalawa, sa report din ay naka-day-to-day status ngayon si Kawhi sa kanyang hip injury at as of January 1, bago ang showdown nila sa Miami Heat, ay magpa-practice na ulit si Kawhi dito sa Clippers. So far, okay pa rin naman ang Clippers dahil sa 4 na games na hindi nakalaro si Kawhi, andun si PG na meron naman 22 points per game. Si Westbrook 13 points, si James Harden naman nasa 20 points per game na wala itong si Kawhi dito sa Clippers.